Yes, good evening po mga classmates. Good evening mga classmates. Good evening mga classmates. All right, sige, manalangin na tayo. Tita Fe, namimiss namin ng boses mo eh. Ikaw na mangunin. Okay, mag-mute muna tayong lahat. Manalangin si Tita Fe. Okay. Let's pray. Heavenly Father, we praise you and thank you, God, for this wonderful time being together, Lord, to learn of you. We thank you, God, for your presence in our midst. For in your presence, Lord, we receive all kinds of blessings, strength, faith, hope, oh God, and everything, Lord, that makes the heart happy. We thank you, God, for blessing our teacher, Pastor Jeff, tonight as he breaks the word to us and help us, oh God, to be receptive and be thankful, oh God, for the blessings that go along with the learning and the teaching of your word. Thank you for your mighty anointing upon your word as we partake of your word tonight. In the name of Jesus Christ, we pray and thank you. Amen. Okay. So, meron po akong tanong sa inyong lahat. Magbigay po kayo ng isang scenario na yung Bible character nag-repent. Yung tawa. Siyempre, yung very famous, yung ano, yung prodigal son, di ba? Yan. So, bawa. Oh. Sige, sino mauna? Si David po, si David. Si David, yan. Bakit po nag-repent si David? Nung nag, sa, yung, kay ano po, kay Bathsheba. Kasal po siya ng adultery. Apo. Tapos ano po, kasalanan niya? Bukod sa adultery, ano po pong naging kasalanan niya? Na, yung pong namatay yung ano yung asawa ni Bathsheba. Pinatay niya, pinapatay. Inagay niya dun sa front line para mamatay, para makuha niya si Bathsheba. Yeah. Because of po yung kanyang pagnanasa. Si David po ha, man after God's own heart. Di ba? Pero nag-repent si David. Nag-repent naman. Oh, na-rebuke siya ni Nathan, ano? Nung nito ako Nathan. Kasi sabi ni Nathan, nagkwento si Nathan, sabi niya, meron ano eh, merong mayaman, ay merong mahirap, may may-ari ng lumaki na sa kanila, parang naging alaga na nila, parang gano'n. Tapos may mayaman, kinamkam yun, tapos niluto. Pinatay, ano? Sabi ni David eh, di ba si David, very righteous at saka very just. Sabi niya, hindi po pwede yan hanggat akong hari. Sabi ni Nathan, ikaw yun eh. In your faith. No? Sabi niya, ikaw yun. So, ang ginawa ni David, umiyak. Tapos, humingin ng tawad sa Diyos. Agad-agad. Diba? Okay, so David, prodigal son, sino pa? Samson. Si Samson. Si Samson, yung last part, di ba? Si Samson, Nazirite. Diba? So paano naman siya paano siya nagbalik loob? Nung nabulag na natalo siya ng mga ano ng kalaban niya, 'di ba? Yung pinutol yung buhok niya. Oh, na-trap siya, no? Na-trap siya doon. Nagamit si Delilah. 'Di ba? So kumbaga yung last na pagkakataon bumalik siya sa Panginoon. Sino pa? Sino ba yung nabulag sa ano? Yung pumapatay si Paul. Si Paul. O, si Pablo, nabulag. O, tama. Nabulag siya. So, road to Damascus. Di ba? Road to Damascus. Kasi, killer yun eh, si Paul eh. Alam niyo bang isa si Paul doon sa... Naalala niyo si Stephen?
nung nag nagkukuwento na si Stephen, nag-evangelize siya bago siya patayin. Isa si Paul mm-hmm. mga nag-approve para patayin si Stephen, para batuhin, stone to death. Di ba? So sabi ni Kristo, bakit mo ako inaano? Ang tawag doon, bakit mo ako pinipersecute? Persecute. Mm-hmm. Tapos eventually, nung siya naman yung ano, naging missionary, siya naman yung pinipersecute. Diba? Sino pa? Sino pa yung mga nag-repent sa Panginoon na kilalang kilala niya? Isaiah is a prophet. Mga propeta si Isaiah. Yung sumuko na siya, di ba? Dahil sa ano niya, hindi siya umulan. Saan? Yung sa pag... nung humihingi sila ng ulan, yung ipipersecute lahat ng prophets. Mm-hmm. Tapos, ano siya, parang gumive up na siya, then nag-pray siya kay Lord. Humingi siya ng ano, ng tawad. Mm-hmm. Sino pa? Si Peter, Pastor. Peter, yan, classic. Mike Price. Paborito ko yan si Peter eh. Peter. Oo, anong nangyari kay Peter? Hindi dinay niya si Lord ng 3 times, di ba? Mm-hmm. Sabi ni Lord, pagka tumilao kang manok, ididinay mo ako. Mm-hmm. So, ang dami pang kasalanan ni Peter bago yun, you know? Naalala niyo, tinagali yung ano? Yung tenga. Tanggal yung tenga, kinabit lang ni Jesus. Makulit talaga, you know? Mm-hmm. Tapos siya rin yung ano, you know, yung gusto ko rin maglakad. Dahil sa faith niya, nakalakad siya doon sa water. Dahil sa faithlessness niya, lumubog din siya sa water. Tsaka siya yung ano eh, yung harang ng harang dun sa ano, Lord, hindi ko hayaang mangyari sa yan. Kaya sabi ni Jesus eh, get away from me, you Satan. Sino pa? Yung pong nilunok ng ano, balyena. Si Jonah. Jonah. Tama, si Jonah. Classic din yun. Tigas ng ulo. Yeah, nilunok ng malaking isda. Tapos, nag-repent, di ba? Kasi, okay. Kuma naman 3 araw sa loob ng isda, eh. Sidik yun. Nakababad ka dun sa tiyan niya, di ba? Baho siguro yun, tsaka ang dilim. O, anong nangyari? Si Job. Sino? Job ba yan? Si Job, Naggalit siya ng una, di ba? Meron may point na ano, na siyempre kahit sino naman eh, sasakit ng loob. Pero sabi niya kasi yan eh, he gives and takes away. But I will choose to say that blessed be the name of the Lord. Yung sa mga kahanga-hanga na karakter si Job sa Bible. Kasi steady yung faith niya eh. Kahit anong nangyari, hindi siya bumitaw, di ba? Kaya nga ibinida siya ng Lord eh. Magana, sabi niya kay Satan, test mo tong bata ko si Job. Di ba? Kasi hindi siya napayakin. So, diba? Sino pa naaalala nyo? Kasama ba, Pastor, yung prodigal son? Mm-hmm, yeah. Prodigal son. Sino pa? Kahit sa mga parables, sa mga naaalala nyo. Hiningi niya na yung kanyang lahat ng mana. Bandang huli, nag-repent siya. Mm-hmm. Nagbalik loob sa pagulang niya, sa tatay niya. Oo, nagbalik loob sa tatay niya. Humingi siya ng tawad. Diba? Mm-hmm. Actually, nung bumalik siya, ano na lang eh. Gusto niya na lang maging katulong. Mm-hmm. Ayaw niya nang i-claim yung kanyang right na maging anak pa. Kasi napansin niya, pinapakain niyang mga baboy, may kinakain. Siya wala. Di ba? So at least sabi niya, dun sa bahay ng tatay ko, yung katulong, masarap ang kinakain. Eh. Tinatrato lang tama. So babalik ako para maging katulong na lang. Di ba? Pero ang ginawa ng tatay, ni-restore siya eh. Ni-restore mm-hmm. siya doon sa kanyang authority, binigyan ng signet ring. Kasi nung unang panahon, ang signet ring, pag suot-suot mo yun, yun yung pangpirma nila. Kaya yun yung galing yung word na signature eh. Signet ring. So, nilulubog sa, ano yun, sa kandila na may kulay. Pagkatapos, tatatak doon sa sulat na ibig sabihin, eh nag-a-approve ka o bumibili ka ng isang bagay or kumbaga yung pang-sign mo. So binalik yung signet ring niya, tapos
binihisan siya ng bagong damit. Tapos nagpapiesta, pinakatay yung matatabang baka, di ba? So ibig sabihin, ano, talagang welcome back, di ba? Hindi welcome back, welcome back. Oh, meron pa? Meron pa kayo naalala? Yung Samaritan woman. Yan, maganda rin yun. Sa well. Oo. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Yung wife, husband niya, hindi yun ang kanyang husband. Oo. Ilan yung husband niya? 5 ata. Wala, ang daing boyfriend. Ang daing boyfriend ni ate, no? 5 yung boyfriend. So, ang you know, ayun, nag-repent siya, di ba? Tapos, sabi ni Jesus eh, yung sinasalok mong tubig, meron akong alam na tubig yung inaubos. Living water. Yeah, he's pertaining to the living, ano, living water siya yun. Tapos, so, nakilala niya si Kristo. Kasi unang-una, naiilang siya. Bakit lumalapit sa kanya? Kasi, Samaritana siya. Dinidespise sila ng mga Christians. So, dun pa lang, humanga na siya. Tapos, nung tumanggap siya, kilala niya yung Messiah, pumunta siya sa bayan niya, di ba? Bumalik siya, tapos nag-evangelize siya, pinoclaim niya. Sabi niya, nandiyan na yung Messiah. Di ba? Sino pa? Yung mga pinagaling, may naalala kayo? Pinagaling yung hinulog sa ano, yung binabasa bubong? Yan. Oh, yung binabasa bubong ng 4. Madami kasi pinagaling si Jesus eh. Saka yung sa hem nung ano, yung yun, sa hem Jesus, yung laylayan niya. Mhm. Diba yung nagdumudugo yon. 12 years. Yeah. Grabe yun, 12 years. 12 years siyang dinudugo and then kasi it was maraming crowd so kailangan siyang umusot pa kahit na yung hem lang, kahit na yung laylayan lang ng damit ng Panginoon, abutin niya. Oh, grabe yung faith. Just get, yung... Yeah. She also repented. Mm-hmm. Ako, naranasan ko na, ano, na maoperahan, tapos masakit yung operation, and then for some time, mga, what, 1 week, 2 weeks, bago mag-heal yung wound. Iinta ko talaga eh, kasi nililinisan mo pag nagbi-bleed siya. How much more yung babae? 12 long years. Di ba? Tapos eh, dinidespise ka pa ng mga tao kasi hindi natatapos yung iyong period. Hindi monthly period ang tawag doon. decade period. Lagpas pa eh. Decade and 2 years. Di ba? Kaya na dinidespise kasi mabaho na yun. Oh yeah, that's true. Oh, dinidespise nila kasi mabaho na siya. Totoo 'yun, no? Kasi physically. Oh, siguro, yeah. Siguro putlang-putla na 'yung babae na 'yun. For 12 years. Yeah, 12 years, no. Siguro panay ang inom niya ng ano, ng sabaw ng malunggay. Para hindi siya mamutla. Yeah, totoo rin 'yung binanggit na yung kaibigan nga na binaba. Yung 4 ng kaibigan. At ang sabi ng Panginoon, no, sabi niya, may 2 kang problema, solusyonan natin. Yung una, pinapatawad kita sa mga kasalanan mo. Pangalawa, pinapagaling kita. Di ba? So, kumbaga, without repentance, hindi po pwedeng, ano eh, hindi po pwedeng, napaka-importante. Kaya, pag-usapan na natin yung repentance. Di ba? Yeah. Ano ba sa palagay nyo ang repentance? Yan, tingnan natin dito. Okay. Hindi po, sister. Ano sa palagay? Pastor, may isa pa. Si Zacchaeus. Zacchaeus. Yes. Nako. Pastor, si ano po? Si Pablo po. Di po ba? Si Paul? Yes, si Paul. Oo. Kasi siya yung, ano, siya yung persecutor. Number one sa mga Kristiyano. Si Zacchaeus, siya yung maliit na tao. Hindi niya makita si Kristo sa crowd. Pumanik siya dun sa ano, sycamore tree, di ba? Tapos eh, siya yung publican eh. Siya yung tinatawag na tax collector. Tax collector. IRS. Siya yung IRS. Siya yung... Okay lang naman kasi maging BIR or IRS. Kasi kumukolekta ka ng tamang buwis. Pero itong mga to, mga Hudyo,
na naging collaborator ng mga ng Roman Empire. Pagkatapos, doble-doble, madaming beses silang kinokolektahan yung tao, pinapatay nila sa buwis. So mayaman sila. Nung ginawa ni Zacchaeus, umanig siya sa sycamore tree para ma-interesado siya kay Jesus eh. Tapos pinansin siya ni Jesus, sabi ni Jesus, "Oy, Zacchaeus, eh bumaba ka dyan na maghahapuan, kakain tayo dyan, paparty-party tayo dyan sa bahay yung budel fight tayo dyan." Nung nag-party-party na sila sa bahay ni Zacchaeus, nagulat si Zacchaeus kasi siyempre binigyan siya ng pansin ng isang Diyos. Tapos nag-party-party na sila, anong ginawa ni Zacchaeus? Sabi ni Zacchaeus, "Ano, babalik ko yung kinuha ko, dobling ko pa." Diba? So yun, kita niyo yung repentance, diba? So, yan. Tanong, ano ba sa inyo ang repentance? Bakit kailangan ng repentance? Meron na ba kayong nakasamaan ng loob dahil may ginawa kang hindi maganda? Na-experience mo na bang humingi ng tawad? Pinatawad ka ba? Di ba? Or bakit importante na humingi ka ng tawad? Pwede mo naman deadmahin habang buhay. Di ba? Pero bakit po ginawa na humingi ka ng tawad? So, yun yung mga tanong. Ano yung repentance para sa iyo? Or paghingi ng tawad? Ayan. Let's start with Tita Fe. Ayan. Tita Fe, ano, what is repentance for you? Nakamit po kaya, Tita? Repentance is yung pagsisisi. Opo. And then ask for God's forgiveness. Mm-hmm. Tapos kalimutan na yung what wrong was done. Mm-hmm. Bakit po importante ang magsisi? Because if we don't, yung lack of repentance or absence of repentance becomes a roadblock to our prayers. Mm-hmm. Umabot kasi pag sinabing nagsisi, parang you regret yung ginawa niyo, di ba? Halimbawa, si Peter, nung 3 times siya dininay si Lord, nagsisi siya. Sama ng pakiramdam niya. Diba? Kasi alam niya, maling ginawa niya. Si Judas, nung nalaman niya yung ginawa niya, nagsisi rin siya. Sama ng pakiramdam niya. Diba? Baga, they regret yung kanilang ginawa. So, anong difference ni Peter at saka ni Judas? Kasi parehas sumama yung loob nila, parehas sumama yung pakiramdam nila. No? Somehow parang ano ba 'yan? Bakit ko ba 'to nagawa? Pero may difference sila eh. 'Yun po sigurong sincerity. Sincerity, yes. Mm-hmm. That's possible. Pero kung titingnan mo, halimbawa lang for the sake of argument. Sincere din si Judas. Mali talaga yung nagawa ko. Mali. Umiyak-iyak pa siya nun, di ba? Tapos inaapon niya pa yung, hindi niya naman ginastos yung ano eh. Yung 30 piece gold. Na silver. Oh, hindi niya naman ginamit eh. So, actually, walang kwenta talaga, no? Halimbawa, sincere lang siya. Pero what makes, no, yung distinct na pagkakaiba nilang dalawa sa palagay niyo? Yung intention. Intention. Okay? Sige, si sir, malapit mo na matumbok. Anong intention ni Judas? Anong intention ni Peter? Sige. Si Peter, intention niya kay Jesus. Mm-hmm. Si Judas sa sarili niya. Mm-hmm.
So wala siyang kay Jesus yung concern ni Judas, sa sarili lang niya. Oh, tandaan natin ha, si Judas at saka si Peter part ng 12 disciples. Ibig sabihin, kasama niya yan kumakain, natutulog, naglalakbay, nagmi-ministry, nag-spread ng gospel, nag-evangelize, nagdi-disciple. So kumbaga, sa church, board member yan si Judas. Hindi basta-basta, ano yan, hindi basta-basta member lang. Leader yan, kumbaga. Part talaga ng strong core ni Jesus. No? Ganun din si Peter. So, nagkamali sila parehas, na-betray nila ang Panginoon. Pero bakit si Peter nakilala bilang first leader of the first century church? Tapos, ayun, ang mga Katoliko nga, kiniklaim nila si Peter ang first pope. No, si Peter, shadow niya lang, nakakagaling. Sobrang anointing yung binato kay Peter. Pero mas worst si Peter kung titingnan niyo sa kasalanan. Kasi 3 times yan dininay eh. At saka ang dami niya pang nabanggit na kalokohang ginawa before pa yon. Si Judas, isa lang. Hindi, dalawa lang. Yung ayaw niyang ipabenta yung perfume. Oh. Gusto niyang ibenta yung perfume, ayaw ipahid kay Kristo. Kasi gusto niyang kopitan. At saka nga yung gusto niyang ibenta si Kristo. No? Pero what makes Peter nakabawi at nakabalik sa Panginoon? Ano yung ginawa niya na hindi ginawa ni Judas? Nilid niya yung ano, yung mga disciple nung time na down sila dahil namatay si Christ. Mm-hmm. Pero epekto na lang yun, sister. Epekto na lang yun noong ginawa niya muna bago siya naging effective na leader. Kasi si Judas, ang ginawa niya, nagsisi siya, malungkot siya. Si Peter, nagsisi, malungkot. Si Judas, ang ginawa niya, nakamatay siya. Si Peter, he rose doon sa situation, naglakas ng loob, at bumalik. Bumalik. No? So, anong classic na ginawa ni Peter? Bumawi siya sa ano, nag-repent siya, bumawi yun, siya sa... Exacto. Yun yung exacto. Parang yung genuine, opo, yung genuine repentance. Oo, parang Seiko Wallet. Genuine. Leader. Leather. Diba? Genuine leather. Kasi si Judas, hindi siya nag-repent. Hindi siya... malungkot siya. Maraming nagsisisi siya. Kasi maraming tao ngayon, malungkot. No? Gustong bumalik sa Panginoon. Gustong mag-repent. Pero ayaw nila kasi ayaw nilang iwan yung estado ng mundo. Eh. Yung kasalanan. Walang, hindi genuine yung heart na bumalik sa Diyos. Unlike ni Peter, sige na nga, nandun yung humility. Isang kalaban kasi ng tao na maaring matututunan natin kay Judas, yung bang pagiging prideful, ba't ako yung inantawad? Ganon, di ba? Parang, Although alam mo, deep inside your heart, may malik kang ginawa. Di ba? Kaya maraming broken relationships kasi maraming taong ayaw inantawad. It's because of pride, Pastor? Because of pride, yes. Because of lack of humility. Yeah. Ayaw mag-humble down. Mataas ang tingin sa sarili. Feeling nila hindi sila lagi ang nagkakamali. Feeling nila... defensive, yung mga ganun sila. O kaya ayaw aminin yung kasalanan. Ayaw aminin. Kasi key factor yan eh. Dapat aminin mo na may kasalanan ka. Kasi paano ako papatawarin kung ayaw mo aminin wala kang kasalanan, may kasalanan ka? Di ba? And then right after, humingi ng tawad si Judas, or the wages of sin is death. Di ba? Apply sa kanya yung principle na yun. Right after nang humingi ng tawad si Peter, ano nangyari? He became... He became a very effective instrument of God, no, proclaiming the gospel specifically sa mga Hudyo, kasi si Pablo sa mga Gentiles, eh, di ba?
So, sa napapansin niyo sa mundo ngayon, no? Meron ba kayong mga na-witness, na-experience, nakita, na baga, not necessarily you are judging these people, pero nakikita niyo yung formula na to, umaangkop sa rito, kung bakit hindi nagkakaroon ng triumphant life, no, sa Panginoon. Kasi hindi pumupunta doon sa proseso ng repentance. No. Kulang sa humility, ika nga. Kulang sa pag-humble down. Kasi tingnan nyo, isang classic na humble, yung binanggit nyo kanina si King David, king yun. Di ba? Hari na yun. Tapos, matapang din to si Nathan eh. Kasi nga, eh, siya ay led by the Holy Spirit. Biro mo, i-rebuke mo yung king. Eh kung si David, prideful, ay papapatay niya si Nathan. Right? Bakit mo ako nire-rebuke? Bakit mo sinasabi yung sikreto ko? Para walang sikreto, papapatay kita. Hindi, no, na-realize si David anong ginawa niya. Mingi siya ng tawad. Naglagay siya ng ashes sa ulo, nagsuot siya ng sakot, di siya kumain. Di ba? So, ganun din, lalo na nung ano, no, yung may sakit yung anak niya. No? Katumbas na, namatay nga yung anak niya kay Bathsheba. Ganun din yung ginawa niya. Tapos nung ano, nung nalaman niyang patay na yung bata, anong ginawa niya? Bumangon siya. Bumalik siya sa dati. Wala na siya magagawa eh. Mga nag-decide na yung Panginoon. Yan, pag-usapan natin yung repentance. Share ko lang sa inyo itong screen. Dyan, dyan, dyan. Yan, nakita niyo po. Huh? Repentance. Ano ba sa Tagalog na repentance? Pagsisisi. Mm-hmm. Pero hindi enough nga yung magsisi ka lang eh. Diba? Kasi nga si Judas, maaaring nagsisi lang. Parang mas angkop yata ang Tagalog ng repentance, paghingi ng tawad. Pagbabalik loob. Pagsisisi. Pagsisisi plus pagbabalik loob plus paghingi ng tawad. Diba? Plus pagpapakumbaba. No, yun yung eksaktong description ng repentance. Kasi pag sinabi natin pagsisisi lang, diba, halimbawa, sinabihan mo yung kapitbahay mo, oh, kumpare, magsisi ka na. At panay ang pambababae mo. Sabi naman ng kumpare mo, oo nga, nagsisisi na ako eh. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa ginagawa niya. Hindi repentance yun. Kasi repentance is turning away from your sin 180 degrees. Ibig sabihin, tatalikod ka 180 pag ganito. Diba? Mm-hmm. Kasi pagka 100, pagka 360, iikot ka babalik lang. Pagbagsak mo, high speed. High speed. Andyan pa rin yung sin, diba? So, ang repentance, no? Kasi ano ba sa English yung ano? Yung sama lang ang pakiram doon. Remorse. Diba? So, may remorse ka, pero not necessarily nag-repent ka. Nakuha niyo yun? Nakuha niyo yung, ano, yung konsepto? Na ba, may ginawa ka mali. May remorse ka, nalulungkot ka, masama pakiramdam mo, alam mo mali. Pero hindi ka naman umaabot sa point na kinakausap mo yung tao at humingi ka ng tawad. Remorse lang yun. Para kang si Judas. Mm-hmm. Diba? Pero ang repentance, total yan. Total yung description na yung equation na pagsisisi, pagpapakumbaba, 'di ba? Paghingi ng tawad, pag-humble down at saka kumbaga, gumawa ka ng paraan, you made a step towards the person, humingi ka ng tawad o towards God. So 'yun, linawin lang natin. Ang tanong,
anong sabi ng Church of the Nazarene manual, no? Sabi natin pang number 7 ba 'to, number 8? Pang number 8. Yeah, sabi ng number 8, no, na Church of the Nazarene manual, we believe, naniniwala tayo sa repentance. Tanong ko sa inyo, bakit kailangan na, di ba dapat automatic naman yun, eh, Christian church tayo? Bakit kailangan pa maging statement yun? Eh, automatic na yun, repentance, di ba? Pero bakit isinama pa siya sa, ano, sa article of faith natin? Kasi pansin nyo ba, may mga churches, denominations, may mga religious sectors na sa kanila merong salvation para sa kanila, meron nagsasabi good deeds. Di ba? Kapag halimbawa, marami akong pagkakasala, di ba? Mahugasan na kasalanan ko pagka nag-donate ako ng mga isang sako ng semento sa ginagawang kapilya sa amin. Hugas na yung kasalanan ko nun. O kaya, binigyan ko ng pabahay, yung mga mahihirap na squatter sa amin, hugas na yung kasalanan ko nun. Diba? At meron ganun na maaring hindi yung religious sect, maaring yung tao mismo, may idea siya na ganun. Para masagip siya, kailangan niya ng good deeds. So, meron naman tao naisip, pag nag-aral ako na nag-aral, pinatalino ko ng pinatalino yung sarili ko, nakipag-debate ako na nakipag-debate at wala nang dumidebate sa akin dahil akala nila akong pinakamatalino sa buong mundo. Then I will be saved. Diba? So, maraming tao akala nila kapag punta sa langit, hindi kailangan na repentance. All you have to do is work out your salvation. Do something about it. Pay for it. In fact. Yeah. Meron pa nga, nagpapadasal, 20 pesos akya po para umakyat sa langit yung tatay mo, yung pinsan mo namatay, or asawa mo namatay, no? 20 pesos para mapabilis daw ang akyat, gawin mo 50. Ay, nangyayari yun. Totoo yun. Yung sana sa kya po, yung mga nakabangkito, tapos may rosaryo, na-witness ko talaga yun na nakakatuwa siya, no? Pero that's how they deal. Ganun sila mag-agil, no? Sabihin nila, magkano po bang padasal sa patay? Sino idadasal? Yung chewing ko po, namatay ng Miyerkules. Eh. Ah, ganun ba? O 20 para umakyat ng kaluluwa sa langit. Pagdadasal natin, ano? Ngayon, para mapabilis, gawin mo 50. Narinig ko talaga yun. Nagulat nga ako. Ay, paano kung mayaman ka? Gawin mong 1,000. Di ba? Eh, kung galing ka ng States, bala sa'yo yung 1,000. Magkano lang ba sa dollars yun? 1,000? $5? $20. $20, di ba? O, pala sa'yo yung $20. Nasa langit na kagad yung kapag-anak mo. So, wala nang repentance, no? Anyway, basahin natin to. Ano sinasabi ng manual natin? Ayan, Sister Pepot, kayo po mauna. Ayan, nilakihan ko na, ha? Go ahead, Sister Pepot. Makikita niyo po. Yeah. We believe that repentance which... Okay. Paliitin natin. Sobrang liit naman. Laki. Kinuha na yung buong screen. We believe that repentance which is sincere and thorough change of the mind in regard to sin, mm-hmm. involving a sense of personal guilt and involuntary turning away from sin, is demanded of all who have by act of purpose become sinners against God. Mm-hmm. So Tagalogin nga natin. Subukan natin Tagalogin. Naniniwala. Yan. Tayo daw yung naniniwala. Tayo naniniwala. Ang paghingin ng tawad, pagtaliktan sa kasalanan, di ba? Ay, ito yung sinasabi ni Sister LV, sincere, genuine, totoo.
No? And thorough, kumbaga solid, no, nanunuot, thorough, kumbaga, no, which is sincere, yung aming repentance, thorough, no, change of the mind. Nagbago na yung isip. Pagka nagbago po ba yung isip nyo, ibig sabihin nun, wala na yung pride. Kasi yung tao na hindi humingi ng tawad, prideful yun, punong-puno ng pride yung kanyang puso. Pero kapag nagbago na yung isip niya, nagbago na yung puso. Diba? So nagbago na yung isipan niya, yung kanyang pananaw, yung kanyang standpoint, kung mali ba siya o hindi. Kasi dati, clouded ang tao na wala naman akong ginagawa mali. So this time, in repentance, nagbago na yung isip mo. In-acknowledge mo na, okay, may mali ako. No, in regard to sin, no? Baga patungkol doon sa kasalanan na ginawa niya. Naamin niya na, mali ako, mali, mali. Okay, okay, naamin ko na. Suko na ako, surrender na ako, Lord. Kuli na ako. Okay, I give up. Humingi ako ng tawad. Papakumbaba ako. Sabi dito, involving a sense of personal guilt. Ito yung sinasabi natin na feeling na yung remorse, yung na-guilty ka, yung nalungkot ka, di ba? Pero hindi pwedeng mag-stop lang doon eh. Kasi pagka ganun, Judas process lang yun. You need the Peter process. Ano yung Peter process? Ito yung kasunod. After mong mag-guilty, after mong makaramdam ng masamang pakiramdam sa dibdib mo, mabigat, di ba? Voluntary turning away from sin. Tumalikod ka na. 180 degrees. Hindi mo na binalikan. Kasi sa mundo na to, tinuturo sa atin, humingi ka ng tawad. Yung tao naman, iyak ng iyak. Di ba? Tapos pag-uwi, nag-altar call pa, tumulo na yung isipon at saka luha. Naghalo-halo na. Lumuhod pa sa Diyos, di ba? Tapos pagbalik, balik na naman sa kasalanan. That is not repentance. Repentance is turning away from sin. Naalala yung sinabi ni Kristo doon sa babae na nahuli sa adulterous act, yung adulterer na babae. Magdalena? Hindi naman sinabi na si Magdalena. Si Magdalena kasi ay ang pangalan niya, Mary, na taga Magdala, yung lugar na pinanggalingan niya. Diba, Jesus from Nazareth, Jesus the Nazarene, diba? Si Mary, taga Magdala, Mary from Mary the Magdalene. Ngayon, si Mary the Magdalene, more of kilala siya as prostitute. Kaya nga may kanta si Fred de Aguilar, Magdalena, ikaw ay isang palad. Ganun. hindi sinabi na si Magdalena yung babae, no? na nahuli sa adulterous act. No? Ang tawag doon ay adulterous woman, no? Ngayon, yung babatuhin na siya, di ba? Anong ginawa ni Jesus? May sinulat siya sa lupa, eh. Hindi rin sinabi kung ano yung sinulat niya sa lupa. No? Pero madami nag-interpret. Sabi daw doon, sinulat daw ni Jesus yung mga kasalanan. I don't know. Pero ang ganda ng tanong ni Jesus, eh. Sige, sino yung walang kasalanan, siya yung unang bumato. Tapos isa-isa daw nag-alisan yung mga tao. Di ba? Tapos anong sinabi niya din sa babae na adulterous? Yung classic line. Sabi niya, your sin is forgiven. Forgiven. And? Do not go and sin no more. Di ba? Sabi niya, no? Your sins are forgiven. Go, no? And sin no more. Eto yun. Di ba? Humingi ng tawad yung babae. Iyak siya ng iyak. Kala niya, mamatay na siya. Tapos nag-volunteer na siya. Voluntary yung kanyang pag-turn away from sin. Diba? Tapos in-acknowledge si Jesus yun. Sabi niya, okay, pinatatawad ka na, humayo ka, at huwag ka nang magkasala muli. Yun yung repentance. Kapag hindi ka na nagkasala muli. Ang tanong, humingi ka ng tawad. Ano yan? Nagsisi ka, umiyak ka. Humingi ka ng tawad. Tapos pinatawad ka. Di ba, alam mo yung, ano yung pakiramdam ng, yung masarap na pakiramdam pag pinatawad ka? Parang yung mabigat na wala, di ba? Relieved. Oo, na merong sense of... Nabunutan ng tinik. Nabunutan ng tinik. Nabunutan ng tinik. Bilang tinik, palakol yung natanggal, di ba? nagkasala ka ulit.
Babalik ang tinik. Hindi ka nag-turn away from sin. Yung tinik, laking palakol. Diba? Anong solusyon doon? Sige nga. Nag-backslide. Anong solusyon doon? Repent. Yes. Repent ka ulit. Exactly. Di ba? Simple lang yung solusyon. Pero bakit mga tao hindi nagre-repent ulit? Kasi mas gusto nila yung buhay ng may ano eh. That's one. Kasi maaring masarap talaga eh. Di nila maiwanan yung kapit sa kasalanan. Di maiwanan. Masarap talaga. Diba? Pangalawa, ano pa? Nahihiya nang bumalik. Yun. At ginagamit si Nino. Satan. Kinakapitalize ni enemy yun, ni Satan. Sasabihin niya, ang kapal ng mukha mo. Humingi ka tawad. Pinatawad ka na nga. Tapos bumalik ka pa. Tapos ngayon, may bahala ka pang mag-church. Ang kapal ng mukha mo. Magpapapray ka pa sa pastor. Ganon si Satan. Ibabaong ka niya sa kahihiyan. Ngayon, pag naniwala ka sa deception, sa lies of the enemy, kasi tandaan niyo, si Satan, walang kapangyarihan. Pero magaling siyang mag-deceive. Papaniwalain ka niya na wala kang kwenta. At sa harapan ng Diyos, wala kang halaga. No? At paniniwalain ka niya na kailangan mo lumayo kasi nagkasala ka. Pero in fact, kabilin-bilinan ng Panginoon. No? Come to me. Those of you who are heavily laden. No? And I will give you rest. No? Ano siya eh? Walang kasalanan. No? Na di niya kayang patawarin, kumbaga. Except, sabi nga ng Bible, yung sa Holy Spirit na iyan mo, what we call this, bastusin mo or disrespect mo, whatever. Pero, napaka faithful ng Diyos na patatawarin kanya. You just have to go back and ask. Kaya ang formula, habang ikaw yung nagkakamali, the more ka lumalapit sa Diyos. Huwag kang lumalayo. Anong mga signs ang mga tao, lalo na ang believer, lumalayo na sa Diyos? Hindi na nag-church. Diba? Wala ng fellowship. Wala ng fellowship. Ayaw kanya maging ka-fellowship kasi meron siyang feeling na napapraning na akala niya alam niya yung ginagawa mo. Akala niya alam niya, alam mo yung ginagawa niyang pagkakamali. Alam mo yun? Mm-hmm. Kasi pagka may kasalanan ng tao, the mere presence mo lang, wala ka namang alam doon, no? The mere presence mo lang, you can be used as a light and salt of God. So doon, tatalaban na eh. Classic example, umaten na kayo ng isang party. It was a reunion. It was a fun reunion. Until, no, masaya kaming kumakain, kukwentuhan, talk about the old, the yesteryears. Until, napag-usapan na yung mga trabaho. May trabahong ganito, may trabahong ganyan. Di ba? Tapos, natanong ako, anong trabaho ko? Eh, sinasabi, pag ako tinatanong, hindi ko na sinasabing tatrabaho ko na ano, pastor o whatever. Like ko sinasabi, tatrabaho ko sa isang faith-based organization. You know, to avoid, alam mo yun, na I don't want na maging parang religious yung parang may line, may borderline, alam mo. Tapos nung nalaman nga na ganun, eventually I felt alone, na-realize ko ako na lang mag-isa doon sa sala. Wala naman ako sinasabi. Wala naman akong, di naman ako nagpapatanggap, di naman ako nagpe-preach. Wala lang, gusto ko lang naman umaten, kumain, magsaya, ano mo yun. Wala pa sa isip ko yun eh, na kumbaga, kasi ako, I believe na dapat you need to work hand in hand sa Holy Spirit, with the Holy Spirit. So, during that time, it's all about fun. Alam mo yun? Pero, isa-isa na nagpulasan, kasi nga, your mere presence can reflect in glory of God. Not necessarily because of you, no? But you can reflect. And in reflection na yan,
yung darkness, may spotlight yung kasalanan nila and feeling nila inuusig mo sila or ginajudge mo sila. In fact, di ko naman alam yung kasalanan nila. In fact, di namin pinag-uusapan. Napag-usapan lang, natanong lang kung anong trabaho. Nilayuan ka na. So, honestly, lungkot na lungkot ako. Maaga, ako ang pinakamaga umuwi sa party na yun. Kasi wala na akong kausap eh. So, alam mo, it's because of yung nararamdaman ng tao. Kasi pag may ginagawang mali, ang ginagawa, lumalayo sa Diyos. Automatic yun eh. Kaya akala natin, iniiwan tayo ng Diyos. Okay? Tayo maalis. Tayo lumalayo sa Kanya. Diba? Sabi dito, voluntary turning away from sin is demanded of all who have act or purpose become sinners against God, no? So lahat ng mga nagkasala. Ayan. Next slide, basahin natin. Ayan, Sister Elmi, lay na pong bumasa. The Spirit of God gives to all who will repent the gracious help of penitence of heart and hope of mercy, that they may believe unto pardon and spiritual life. Mm-hmm. Repentance, which is a sincere and thorough change of the mind in regard to sin, involving a sense of personal guilt and a voluntary turning away from sin, is demanded of all who have by act or purpose become sinners against God. Mm-hmm. Inulit lang, ano? Inulit lang po. Kaya, double check ko lang, ah. Double check. Parehas lang po, eh. Double check ko lang articles of faith. Ayaya. Parang inulit lang. Ah, inulit nga lang. Dali, ah. Pakopyahin ko lang yung tamang, ano. Nagkamali ako ng pag-copy-paste. So dito, we believe. Yan po yung una. Yung una, di ba? Oo. Tapos, parehas lang yan. Ah, talaga inulit? Inulit pala dito sa... Inulit talaga. Oo, oh, inulit. So, yung second, ano? Ito yung second na... Yun. Ayan, 1 hour na naman kagad tayo. Ang bilis naman. Okay lang po. Extend tayo ng konti. Okay lang, Pastor. Okay lang wala po yun. Wala pa nga tayo sa bilis. Dito tayo nag-iinit eh. Wala pa yung mga questions and answers. Wala pa yung question and answer, ano? Dali, ano natin to. Current slide. Ayun, malik na si Tita Fe, na-drop ata. Ayan, sige po, si Sir Elvi, makikibasa na po. So ito na po. We believe that all persons may fall from grace and apostatize unless they repent of their sins, be hopelessly and eternally lost. Mm-hmm. We believe that regenerate persons need not return to sin but may live in unbroken fellowship with God through the power of the indwelling Holy Spirit, who bears witness with our spirits that we are children of God. Ah, ang ganda ng sinabi, no? Naniniwala tayo, Tagalogin nga natin nila, naniniwala tayo na lahat ng tao ay pwedeng pwedeng mahulog, no? Doon sa tinatawag na grace at mag-apostatize. Okay, balikan natin yung root word, apostasy. Ano uli yung apostasy, Sister Pepot? Repent, sin. Balik-balik, no? Balik-balik. Circle, no? Yung mga tao daw, pwedeng malaglag sa grace, no? Tapos mag-apostatize, no? Unless, di ba? Sabi kasi natin, paano pag humingi ng tawad? Pinatawad. Nagkasala ulit. Anong sagot nyo? Sabi nyo, di humingi uli ng tawad. O, di ba? Halimbawa, nag-apostatize.
Diba? Tapos may sincerity na talaga, hindi na bumalik sa kasalanan. Kasi sa dami ng experience niya, parang teka, niloloko ko lang sarili ko. No? Sabi ito, unless, no, unless na mag-repent sila sa kasalanan nila and be hopelessly and eternally lost. So, pag hindi ka nag-repent, anong mangyayari? Magiging hopeless ka, magiging eternally lost ka. So we're talking about here eternal life. No? Mawawala ka dun sa listahan. Thank you, darling. May nakakwentuhan nga ako dati. Sabi niya, nagbibiro siya. Sabi niya, siguro may panahon sa buhay ko, naubos na yung pambura dun sa langit. Kasi susulat yung pangalan ko, buburahin. Susulat, buburahin. Kasi nga, nag-apostasy siya. Di ba? So, kumbaga, magiging eternally lost ka. Sabi dito, naniniwala tayo na we believe that regenerate persons need not to return to sin. Okay. Ano uli yung regenerate? Di ba? Yung uot, pag hinati sa gitna, nagiging dalawa, nag-regenerate ka. Ibig sabihin, kumbaga tayo, no, parang alam niyo yung halaman na kapag pinutol mo yung sanga tapos ipinapit mo sa isang sanga tapos nilagyan mo ng tape, nag-regenerate tapos nabubuhay ulit. 'Di ba? So, no, we believe that tayo pag nag-regenerate, no, sa Panginoon, humingi na tayo ng tawad, tumalikod na tayo sa kasalanan natin, hindi na tayo dapat pabalik sa kasalanan. But may live in unbroken fellowship with God through the power of the indwelling Holy Spirit who bears witness with our spirits that we are children of God. So, the Holy Spirit must work, no, with us. Kung baga tayo, makipagtulungan tayo sa Holy Spirit, nag-guide niya tayo, no, tinuturuan niya tayo kung ano yung tama at iwasan yung mali. At para hindi tayo mapaalis dun sa tinatawag na pagkakita ng Panginoon. So, di ba? Malinaw naman. Masahin natin. Ayan. Sister Lenlen, magibasa po. Christian, and my people who bear my name humble themselves, pray and seek my face, and turn from their evil way, then I will hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Mm-hmm. So, ano yung gist, yung summary ng verse na to? If you will turn, no, ano yun? If you, sabi niya, yung mga anak niya, yung mga tao niya, no, kung mag-humble, yung process ng repentance na pinag-usapan natin kanina pa, kung mag-humble down, mananalangin, no, hahanapin ang aking muka, ang aking righteousness, di ba? Yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Tapos, tatalikdan yung mga kasalanan, yung mga evil na gawain niya. Then, pakikinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila. At hindi lang yun. Ito kasi, akala natin kasi pinatawad lang tayo. Eh. And heal their land. Balikan natin yung prodigal son. Diba pinatawad siya? Diba bumalik siya sa Panginoon? Ah, sa tatay niya? Bigay na distribution sa food. Hindi lang siya basta ano pinatawad. Bigay ni Charit. Inil, alam niyo yung ibig sabihin ng heal their land? Tingnan mo kung okay pa. Ang ibig sabihin ng heal their land is yung anak ni restore doon sa kanyang kalagayan, binigyan ng damit, binigyan ng signet ring, pinakain, binigyan ng authority, pinagparty, yun yung heal their land. Ang ibig sabihin nito, no, tong verse na to, pag humingi ka ng tawad, maraming tao akala nila pag hingi ng tawad, okay, malinis na yung kasalanan ko. Hindi lang, may bonus pa. The Lord will heal you. No? 'Di ba? Naalala niyo yung sabi niya dun sa binaba, ang apat na magkakaibigan, I will forgive your sins and heal you at the same time. So importante lalo na may mga sakit, no? Mas alam nila may ginawa sila ng kasalanan, may sila ng tawad, may papagalingin sila ng Panginoon. Ganun din, hindi lang physical na pagpapagaling, maaring mental, maaring
emotional, maring psychological, maring mga burden na mabibigat. Maring ang ihil niya, yung marriage. Laging may bonus. Laging may magandang epekto sa atin. No, kapag the Lord give tayo, and then the Lord will heal us. Alright? So, ito, basahin natin. Kayo po ulit, Sister Pepper. Ay, Sister Len. Ay, sino ba nagbasa ulit? Ako yung kulay. Ah, yes, Sister. Sister Pepper. Ah. Okay, sorry. Okay lang. Sipin, diba ba si? Then I acknowledged my sin to you and did not conceal my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the guilt of my sin. Mm-hmm. Therefore, let everyone who is faithful pray to you immediately. When great flood waters come, they will not reach him. Mm-hmm. So, dito yung salmista, yung gumawa nung awit, no? Sabi niya, namin ko, in-acknowledge ko yung kasalanan ko sa'yo at hindi ko tinago, hindi ko kinunsil yung aking mga pagkukulang at pagkakamali. Ang sabi niya, ako'y aamin sa lahat ng aking kasalanan sa iyo, Panginoon. Diba? At ikaw, pinatawad niyo po ako, no? Sa lahat ng guilt ng aking kasalanan. So, importante ang panalangin. Importante yung makipag-communicate. Kasi, kung yung sa prodigal son, hindi siya bumalik, hindi siya nakipag-communicate sa tatay niya, mamamatay na lang siya doon, tagapakain ng baboy, mamamatay siya sa gutom. Maraming tao ngayon namamatay spiritually. No? Hanggang sa namamatay physically, malungkot, punong-puno ng kasalanan ng puso. Hindi nagkaroon ng pagkakataon mag-humble down sa Panginoon. Pwede pagkakataon pero hindi nila ginawa. Pero ito lang yung sagot eh. Umingi ka ng tawad, communicate. Communicate with God. Hingi ng tawad. Yan lang kasimple. Sabi nga, you don't have to reinvent the wheel. Madali lang ang solusyon. All you have to do is i-deal yung sarili mo. Umamin ka, mag-humble down ka. Alright? Ayan. Si Sir LV, kayo po, makikibasa. Isaiah 55:6-7. Ah, nakamute po kayo. Isaiah 55:6-7. Seek the Lord while he may be found. Mm-hmm. Call to him while he is near. Let the wicked one abandon his way and the sinful one his thoughts. Mm-hmm. Let him turn to the Lord so he may have compassion on him and to our God, for he will freely forgive. Iyon ang ganda ng last part. He will freely forgive. Not faithful siya na magpapatawad eh. Hanapin mo lang yung Panginoon hanggat natatagpuan mo pa kasi darating ang panahon. Wala na. Alam nyo, nalulungkot nga ako kasi may mga kamag-anak ako. Minsan, ipitext sila ako na ipagdasal ko daw yung namayapa naming kamag-anak. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Eh, nag-thumbs up na lang ako. Pero, gusto kong ipaliwanag kasi ayoko rin naman na pasamain yung loob nila kasi siyempre nami-miss nila yung kamag-anak namin na namatay. Pero kung alam sana nila ang katotohanan na kapag tayo ay namatay, tapos na eh. May decision na yun. Either smoking or non-smoking ka. Diba? Ganun lang yan. Ganun lang kasimple. Pupunta tayo sa langit o pupunta tayo sa impyerno. Ngayon, hindi ko alam kung pumunta sa langit o pumunta sa impyerno kasi ikaw rin lang makakaalam nun eh. Kahit kayo, hindi nyo malalaman. Hindi ko alam kung pupunta kayo sa langit o sa impyerno kasi syempre, obviously, sabi sa Bible, kapag nag-repent ka, blah, 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 pupunta ka na langit. Pero, it's still individual decision pa rin yan. Pwede sa last 2 minutes ng buhay mo, para kang yung thief, tumanggap kay Kristo, pumunta na langit. Pwede naman na buhay kang Kristiyano buong buhay mo and then last 2 minutes ng buhay mo, eh may ginawa kang, alam mo yun, hindi ka humingi ng tawad sa mga kasalanan, whatever, blah, blah, blah. Pwede hindi ka makita sa langit. Diba? So, who are you para sabihin na ikaw pupunta ka? Hindi mo pwede categorize yung tao. Eh. Depende yan, individual na, ano yan, eh, na it's between you and God. Diba? So gusto kong sabihin sa kanila na
na ipahatid na yung bago tayo mamatay, importante na hanapin natin ang Panginoon, tumingin ng tawad. Kaya nga sabi dito, seek the Lord while He may be found. Kasi pagdating mo sa impyerno, naalala niyo yung ano, yung rich man? Sabi niya kay Lazarus, Lazarus, ang init dito. Kahit na i-dip mo lang yung daliri mo sa tubig, tapos patakan mo ko, maiibsan na yung ano ko. Ano sabi naman, no? Sabi naman eh, merong malaking kasam, no? Doon na nakaharang, na imposible ka makapunta mula langit papuntang impyerno, imposible ka makapunta mula impyerno hanggang langit. So, ang ibig sabihin, wala na talaga. Wala, kumbaga, andun na yun, lock-in na yun. Lockdown na, lockdown. So, kung ihingi ka ng tawad, naman, nasa impyerno ka napunta, hingi ka ng tawad, wala na, tapos na. Kasi, kaya nga, hanggat nandito ka sa lupa, humingi ka na ng tawad. Di ba? Alam mo, may tanong ako sa inyo, paano kung may kasamaan ako ng loob? Parehas kaming Kristiyano. Yan, maganda yan, di ba? Parehas kayong Kristiyano, nagkasamaan kayo ng loob. Halimbawa kami ni, halimbawa kami ni Tita Elvi. Nagkasamaan kami ng loob. Tapos, hindi ako mapatawad ni Sister Elvi. Hindi ko siya mapatawad. Pero parehas kaming Kristiyano. Eh lang naman pagdating namin sa langit, mag-isnaban kami. Langit nga ba kayo pupunta? Yun na nga. Ang galing ni Sister Lelen talaga. A ka, A. A sa grade. Exacto. Nadali mo. Sa langit ka ba talaga pupunta? Kasi kung hindi ka marunong magpatawa, di ka makakapasok sa ano, kingdom of God. Kaya alam nyo, importante na matuto tayong humingi ng tawad at magpatawad. Tama po? Paano natin yung mga fried chicken natin? Kasi seek the Lord while He may be found. Diba? Call to Him while He is near. Kasi kapag dumating ang panahon, biro nyo ha, eternal life. Ano yung pagkakadescribe sa heaven? Footstool niya ang earth. Naku, napakaganda nun. Magsabi kayo na magandang lugar dito, na pinakamagandang lugar niyo na napuntahan sa buong mundo, footstool niya lang yun. Plus, eternal life, no tears, no pain, walang paghihirap, you don't have to, alam mo yun, magbayad ng taxes, you don't have, alam mo yun, safe ka, yung Leon, pwede mong laruin, alam mo yun, so, ang ganda ng pagkakadescribe sa heaven. Paano naman dinescribe yung hell? Eternity rin yung buhay. Eternity yung pinapatay ka. Eternity, walang katapusan, sinusunog. Kasi mabuti pa yung nasunog ka, then tapos na. Namatay ka. Wala ka ng malay. Hindi, ito, buong panahon. Buong, walang hanggan. Forever. Diba? And tao pa naman, sala sa init, sala sa lamig. Pagka malamig, ano ba yun? Ang lamig-lamig. Pagka mainit, ano ba yun? Ang init? Diba? So, eh, paano pagdating sa, ano, sa hell? Hindi ka makakareklamo. Imagine nyo, yung rich man, di ba? Hindi makareklamo eh. Humingi siya ng tulong doon kay Lazarus, no? Yung poor man. Na-deep lang yung daliri niya para maibsan yung kanyang, ano, kanyang init. Kaya, Pastor, inihabili niya na lang yung mga kamag-anak niya. Yeah. Sabi niya, pwede ba, abilin niya na lang. Evangelize yun na yung kamag-anak ko. Maniwala sila sa dinadanas ko ngayon. So, ganito yan. Kapag namatay ng tao, hindi na natin pwedeng ipanalangin. Kasi maaaring nasa heaven na siya. Bakit di pa ipapanalangin yung taong nasa heaven? Ang sarap na ng buhay nun doon. Ngayon, kung pumunta man sa impyerno, kahit na anong panalangin mo, may great chasm. Sabi sa Bible, may great barrier. May great wall. No, na hindi po pwedeng mag-crossover from one place to another. So wala tayo. Wala nang wifi sa impyerno. Walang wifi, pero siguro may mas magandang klase ng communication na ibibigay ang Lord doon. Di ba po? So, ayan. Sister, Tita Fe, kayo pang bumasa.
Unmute po kayo. Tita Fe. Ayun. Go ahead po. After John was arrested, mm-hmm. Jesus went to Galilee proclaiming the good news of God. Mm-hmm. The time is fulfilled. The kingdom of God has come near. Mm-hmm. Repent and believe the good news. Mm-hmm. Ganda talagang bumasa ni Sister Fe, para audible Bible eh. Pastor naman. Sino pong John ang pinag-uusapan natin dito? Si Little John, si Papa John's Pizza. Sino ba itong John na to? Madaming John sa Bible. John the Beloved. John the Beloved. John the Baptist. John the Baptist. Yes. Si John the Baptist ang pinag-uusapan dito. Sabi dito, ministry in Galilee. Okay? Ito sa Galilee, John nakatira yung nanay ni Jesus si Mary. No, Galilean siya. Taga Nazareth. Okay, diyan nag-ministry si John the Baptist na pinsan niya sa nanay. Si John the Baptist ito, proclaiming. Pinsan niya sa nanay ito eh, si John the Baptist. So, ang pagkatapos daw na arestuhin si John, ano ba nangyari dito kay John? Ba't na-aresto? Naalala niyo? Napag-initan lang naman siya. Oo, oh, na-personadaan. Kasi itong si John, kapag ka nag-evangelize kay Herod, okay si Herod eh. Parang, wow, tama yung sinasabi mo. Ang problema, no, one time, may kasiyahan, nagsayaw yung anak nung kanyang kinakasama, di ba? Pagkatapos, humiling. Sabi, humiling ka, natuwa ako sa'yo. No? At ang hiniling, ulo ni John. Kasi, si John, nire-rebuke niya na adulterer, no, yung kanyang nanay. So, ngayon, inaresto na si John. Sabi dito, si Jesus bumalik doon sa Galilee, pinaklaim niya yung good news of God. Sabi niya, the time is fulfilled. Eto na. No? Kasi yung ibig sabihin nito, yung na-fulfill yung mga prophecy doon sa Old Testament. And the kingdom of God has come near. Repent and believe. No? So, mag-repent na daw. Diba? Humingi na ng tawad. Diba? Yan. I believe the good news. Okay. Sino next? Sister Elvie. Nakamute po kayo. Sorry po. Arun. Ayan. Peter replied, repent and be baptized, each of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit. Ayan. So, bakit na-establish natin kanina pa mula, binabasa natin mula Old Testament, ngayon naman New Testament. Na-establish natin, repent. Kailangan mag-repent. Kasi nga, sa mundo na to, madaming shortcut. Tingnan nyo ibang religion. Wanna go to heaven? The heaven will give you 10 virgins if you know, pasabugin mo yung sarili mo sa maraming tao na sa mga infidels. If you wanna go to heaven, mag-atang ka ng pagkain. If you wanna go to heaven, magpa-Santa Cruzan ka. If you wanna go to heaven, magpabasa ka 24/7, pagmahal na araw. So madaming klase na if you wanna be forgiven by God, ganun tong gawin mo. Punta ka doon sa ano, sa Pampanga, ampasin mo ng ampasin yung sarili mo. At ikaw ay patatawarin ng Diyos. Hindi yun yung repentance na sinasabi dito. Sabi ni Peter, repent and be baptized. No? Ibig sabihin, humingi ka ng tawad. Magsisi ka, humingi ka ng tawad, taliktam yung kasalanan mo, and be baptized. Ibig sabihin, hindi naman requirement sa salvation of baptism, pero pag nagpabaptize ka, it's publicly telling the entire world that you are for Jesus Christ. No? Sabi niya, kayong pamilya lang, kayong clan lang. Hindi, sabi niya, each of you, individual. No? Sa pangalan ni Kristo, no? para sa ma-forgive ang mga kasalanan niyo at marireceive niyo ang gift of the Holy Spirit. Ano yung napapansin yung pattern? Kanina pa natin binabasa. No, simula nung sa Old Testament hanggang sa New, may pattern eh. Yung pattern na may tawad,
Diba? Humingi ka ng tawad, taligdam mo yung kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos, diba? Dito, may sinabi si Peter, magpabaptize ka, tapos if you forgive ka, ito yung pattern, laging merong bonus. Gift of the Holy Spirit. And the Holy Spirit. Gift. Receive the gift. Kanina, anong sabi kanina dun sa Psalms, diba? Ayun, no? He will freely forgive. May sinabi dito yun. Ito, heal their land. Diba? There's another promise. Kumbaga, parang laging merong compensation, may bonus. Diba? Hindi lang basta finorgive ka. Heal, after mo ma-forgive, i-heal yung land mo, i-heal ka, relationship mo. Diba? Lahat naman tayo, na-experience natin, naging Christian tayo, umayos yung buhay natin. No, ganun. Ibig sabihin, yeah. Go ahead, tita. Ibig sabihin, when we are forgiven, blessings also come to us. Amen. Exacto. Nadali niya po, tita. Yeah. Blessings will overflow. Diba? Kasi dati, malungkot yung buhay, punong-puno ng hinagpis. Ngayon, kapayapaan ng kapalit. Di ba blessing yun? Di naman not necessarily pera darating. But for some, iba, merong na-receive na, yeah. Di ba, na stimulus. Pastor, opo. Natanggap mo na? Natanggap ko ang alin po? Stimulus? Wala pa po. Wala pa, pagtita. Ako meron na ka noong 17. Ako meron na. Nauna si tita. Kasi daw... Ito po yung 600. Oh, ano daw po tita eh. Beauty daw po before brains. Inuuna daw muna yung magaganda. Nabigyan ng stimulus. Ay kayo, may beauty and brains, kaya nauna kayo. Kapano na kami. Wala lang pera, pangit pa. Ay, my God. May bonus, no? Umingi ka na ng tawad, pinatawad ka, may bonus pa. Yun yung maganda. Mm. Diba? Si Salenlen, makikibasa po. Romans. Or do you despise the riches of his kindness, restraint, and patience, not recognizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? Mm-hmm. Ako, na-experience ko ito eh. What led me to repentance is his love and kindness. Totoo yung sabi dun sa John, we loved him because he first loved us. Kasi sa kanya ko naintindihan ng pag-ibig. Kasi wala naman nag-exemplify sa akin ng pag-ibig eh. Ang alam ko lang na pag-ibig eh, romantic love. Pero yung tinatawag na agape love, doon ko naintindihan kay Kristo. No? Yung loving kindness, yung pagmamahal, yung pag-aaruga, yung ano yun. Kumbaga, well, maraming tao, kung naririnig tayo na napakulong tayo, sasabihin na maraming tao, eh, hindi naman namin na-experience yan. Kumbaga, ano na yung malalaman yan? Eh, yung Diyos, hindi namin nakikita. Di ba? Pero ito, kahit hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo. Di ba? So, yan. I think ito yung... Ito, meron pa palang isa. Ayan, si Sir Pepot, meron pa palang isa. Ay, may dalawa pa. Hey. Sige po. For they themselves report what kind of deception we had from you. How you turn to God from idols, serve the living and true God. Oh, ito, ano na ito eh. Tag nito si Paul, dinidiscuss niya sa mga taga-Tesalonica na eto kayo before. Ngayon, eto na kayo. Di ba? No? Okay, you turn to God from idols to serve the living and true God. Madami sa atin, mga dating Katoliko, di ba? We used to serve idols, but now, we're serving the true God. Di ba? Praise the Lord. Amen. O, dito, si... Tita Fe, go ahead. The Lord does not delay his promise, as some understand delay, but is patient with you, not wanting any to perish, but all to come to repentance. Ayan, dyan pumapasok yung mga biro nating Pilipino na ang masamanda mo, matagal mamatay. Yun yung mga biro natin mga Pilipino. Kaya daw hindi sila pinapatay ng Diyos kahit na masamanda mo sila.
kasi daw ano, yun nga, dahil masamanta mo. Pero sa totoo lang, alam niyo yun, no? Kasi minsan sinasabi natin, ba't ang bata-bata pa na namatay, ang bait-bait pa naman nun. Diba? O kaya ito, matagal na itong may sakit, hindi naman namamatay, diba? Pero alam niyo, sa totoo lang, binibigyan tayo palagi, no? Nang, it's either kasi na mahaba ang buhay mo dahil gift mo yan from God. Alam mo yun? Dahil sa promise, mahal mo yung magulang mo. Dahil, you know, kumbaga, nagkaroon ka ng favor from God, binigyan ka ng mabampat ng buhay. Pero, it's either ganun or mahabang buhay mo, kahit makasalanan ka, madami kang ginawa mali, binibigyan ka palagi ng pagkakataon ng Panginoon. Patient siya, no? Yes. Wanting any to perish but all to come to repentance. At saka may binibigyan niya rin tayo ng pagkakataon, tayo ng mga nakakaintindi, na gumawa ng paraan para madami tayong malid sa Panginoon. Eh dapat di tayo natutulog sa pansitan. Diba? Takbo tayo ng takbo para sa Diyos. Eh tatakbo natin yung simbahan natin para madaming pumunta, makakilala sa Diyos. Diba? Para tangay-tangay sila sa langit. Ayaw nyo ba nun na madami tayong makikita na, uy, dati umating sa simbahan namin ito, kaya nakita ko na sa langit. Kasama ito sa mercy ng Diyos, Pastor. Amen. Totoo. Totoo yun. Ayan. Si Sir LV. Ayan, wala na pala. Ayan. Balik na tayo sa, ano, sa question and answer portion. Bago tayo mag-pray. Sige po. Meron po ba kayong tanong? Hindi lang naman ako ang sasagot. Maring iba pwede rin sumagot. Discussion lang at saka konting parang maliwanagan tayo. Meron kayong tanong, comments, suggestion, or any inputs or gusto niyo pang karagdagan na katuruan para mapag-usapan natin? Sino gusto magsimula? Meron akong naisip, Pastor. Go ahead, Tita. Yung nabanggit niyo na may mga tao na while they are approaching death, doon pa lang sila tumatanggap ng Diyos. They express their regret to the Lord and then they accept Jesus as their personal Savior and they are on the verge of dying. My question is, ano yung what do you think, ha? Kasi hindi naman sinasabi ng Diyos yan specifically, but what do we think regarding yung soul nila, Pastor? Kasi Go ahead. When I was in a state before Texas, I don't remember the name kasi pag-umayin ko. And then we happened to visit my uncle doon sa hospital, matanda na siya, and then he was sick. Then while we were praying there for him, for his healing and also to rededicate his life or his heart to the Lord. Yung dalawang pasyente sa side niya, tinatawag nila ako. They could not get up kasi siguro ang sakit nila, malala na yung sakit nila. But constantly while I was praying over my uncle and the rest of us uniting together in the prayer, they kept on calling me. They kept on calling me and I was quite disturbed in my prayer, in fact. But after the prayer, you know, I went to them and they were very much willing to repent of their sins and pray with me and accept Jesus as their personal Savior. Then it came to my mind, at saka na-remind ako dyan dahil sa yung explanation din ninyo, yung they were already at the verge of dying. And here they were, they repented of their sins and they accepted Jesus Christ as their personal Savior. What can you say? What more can you say about that, Pastor? Opo, dito kasi po, una, maalala natin nga yung story ng na last minute na lang talaga ng life niya before he died. Jesus gave him a beautiful promise, I'll see you in paradise.
Mm. Ibig sabihin, clear na clear, theologically, may paradise. Kasi nanggaling sa bibig ni Jesus eh. Mm-hmm. Diba? Kasi diba sinasabi ng iba, ah, pagkamatay mo, lulutang-lutang ka muna sa ere, or kaya babalik-balikan mo pa yung mga kamag-anak mo, hihilahin mo yung paa, o whatever. Kailangan ka itinasal para itulak ka ng dasal papunta ng langit. So, it's very clear. Theologically, sabi ko, I'll see you in paradise right there and then. So, when you open your eyes, you'll be in paradise kasi you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Here's the thing. Yun, clear. Clear yung kanyang konsensya, clear yung kanyang motibo, very sincere. Sabi nga ni Sister LV, genuine na genuine. Ang tanong, paano yung mga tao na mahilig mag-apostatize? Yes. At nilalaro. Hindi muna ako tatanggap kasi masarap pa dito eh. Diba? Mm-hmm. Ngayon, pag malapit na, doon na lang ko tatanggap. Diba? Ngayon, yung nga papasok na, you cannot mock God. Alam niya yung puso mo. Alam mo na niloloko mo siya. Ginagawa mong ano, ginagawa mong parang nagawa ka ng assignment kapag pasahan na. Diba? Kasi may mga tao na nagsisin. Ako, nagawa ko ng assignment. Kahit na huli, papasa ko. Maganda yung puso eh. Gusto lang iayos. Yung tatanggapin ng Diyos. Pero I don't think na kapag nilalaro natin yun, so siloloko natin. No? Well, so, hindi ko pa rin ko-questionin yung grace ng Panginoon. I would love to hear na at maging theologically sound din na sabihin na, hindi, sige, papalusutin ng Diyos yan. Eh, siyempre, kaluluwa pa rin yan. Pero, ang sa akin, eh, yung sincerity po, importante. So, ang ibig sabihin doon, Pastor, it depends on the condition of the heart. Opo, malaking factor yung puso. Doon nakitingin yung Panginoon. Kasi, kaya importante po yung mga pastor, yung mga chaplain sa mga ospital o kaya doon sa mga home for the aged na kaya sila bumubisita doon. Tayo rin, sana pag wala ng COVID, magkaroon tayo ng hospital visitation ministry. Kasi po yun, lalo na sa malapit ng pumanaw. Na, kumbaga, on the brink of, alam niyo, going na. So, importante na mabigyan sila ng pagkakataon with all sincerity to accept Jesus as their personal Lord and Savior. Diba? Kasi, halimbawa, Lord, pag gumaling ako, ngayon, tatanggapin na kita, eh gumaling. Tapos bumalik ka sa dati mong gawa, naging makasalanan ka ulit. Nagkasakit ka ulit. Lord, pag gumaling ako, tatanggapin kita. Di ba? Tuwing nasa dulo ka, naki-Lord ka. Di ba? Yeah. Pastor. Apo. Mm-hmm. Tapusin niyo yan. Tapos meron ako idugtong. Opo. Ay, mayroon. Kung nagpapanalo ka, doon ka kay Lord. Pag nagtatalo ka, di ba? Kung baga, ano eh, importante yung estado ng puso natin eh. Kasi dun tayo binabasa ng Panginoon. Na may sincerity ka ba? May talaga bang tinatanggap mo ako? Kasi po, naniniwala po ako sa langit pag nagkita-kita tayo doon. Walang tao doon na pinilit. Unlike ng ibang religion, pinilit. Di ba? Naalala nyo sa Saudi, nakarinig na ba kayo ng mga storya ng mga kapwa natin Pilipino doon? Binibili yung religion nila, babayaran sila, mag-convert lang sila. Hmm? Narinig niyo na ba yung mga story ang gano'n? Yeah, Pastor, yung bayaw ko nung nagtatrabaho sa Saudi. Yeah, kasi Muslim country. Yeah. So, nag-convert siya Muslim. Pero Christian siya. So, nagbalik Philippines, balik siya sa Christian. Halimbawa, Sister Pepot, yun ang katotohanan, yung religion na yun. Pero come to think of it, common sense, napunta ka doon dahil binili mo, dahil nagpabayad ka. Di ba dito, yung faith natin, hindi mo kailangan magbayad. In fact, yung Savior, free. Yung Savior mo ang nagbayad para sa iyo, dugo. Yes. Yeah, diba? Ang layo ng difference eh. Kahit nga hindi theology pag-usapan, kahit common sense eh. 'Di ba? Mm-hmm. Common sense lang gamitin natin. Doon nagpabayad ka, dito hindi, binayaran ka. Yes. Dito hindi ka pinilit. Talagang voluntary, talagang gusto mo sumama, gusto mong pumunta doon dahil alam mo maganda doon. Magandang relasyon mo sa kanya. Doon sa kabila, hindi, napagitan ka lang kasi pupugutan ka ng ugli pag di ka nag-ganin. Diba? So, saan? Yeah. Nasaan yung totoo? Nasaan yung katotohanan? Everything is all about the heart.
motibo ng puso natin. Kahit nasa dulo ka, pero sincere ka, I'm sure, papasok pa. Pero kahit nasa dulo ka, hindi ka naman sincere, dahil akala mo mamatay ka lang, pero pag hindi ka naman namatay, babalik ka rin sa dati. Eh, Diyos na ang bahala sa'yo. Hindi ko rin naman masasagot yan kasi may, hindi ko naman pwedeng pangunahan ng Diyos. Eh. Pero kung naniniwala ko ang Diyos, lagi nakatingin sa puso. Go ahead, yeah. Tita. Ano yung dadagdag niyo? Pastor. Opo. Mayroon akong na-come across sa Bible. Opo. Pero hindi ko na, I don't remember the reference now. After yung na-heal, mm-hmm. yung isang taong may sakit, sabing ganyan, sin no more. Mm-hmm. And otherwise, kung mag-sin daw ay mas lalong malala ang what you call this? I'm not so good in Tagalog. Lalong maging yung konsekwensya, madodoble, parang gano'n. Yeah, 7 times, something like that. Mm-hmm. So it's not really good when you are conscious of what God has done for you and then you intentionally commit sin, thinking that God can forgive you again, is no good. Wala pong pinagkakaiba doon sa inaalipan. Dangerous. Alam niyo po yung ano, it's the same thing with those people na being attacked by demons or inaalipan ng demonyo. Mm-hmm. There were times sa Bible, mabasa mo, legions. Yes, yes. Kasi yes. Matami, legion, diba? Tinanggal, pinaalis, o isa, dalawang demonyo, pinaalis ng Panginoon. Oh, yeah, at tama sa, yan. Sa mga panahon ngayon, may pagkakataon na gano'n, no, na nirebuke, na wala sa'yo, yung demonyo. Pero here's the thing. Kapag ka, nilinis ka ng Panginoon, so empty ka na. At hindi mo kinargahan. Yes. Nang patungkol sa Diyos, babalik at babalik lang yung mga renters mo. That's right. Even mas, worse. Mas mataas pa ngayon yung lease at saka yung ano, yung kanilang interest. Mas marami pa sila ngayon titira sa iyo. That's right. So ganun tama din yan, Pastor. Kung humingi po tayo ng tawad, ibig sabihin hindi tayo pwedeng tumigil doon. Dapat pumunta tayo sa church, magbasa tayo ng Biblia, attend tayo ng mga Bible studies, makipag-fellowship tayo para lumago tayo. Ngayon, para mapunuan tayo ng tamang spirito ng Panginoon para hindi makapasok yung dating spirito na nakatira sa iyo. That's right. There's no vacuum for the enemy to get in. Yes, kasi po kung dati, isa lang nakatira, no na-cast out, eh di malinis ka na. Ang problema, hindi mo naman kinargahan ng ano, nasa Panginoon. Right. Oh, so pag di mo kinargahan, naive ka pa rin, papasok siya, hindi lang isa, dalawa, o kaya legions pa yan. Mm-hmm. Kaya, so mas worst. Kaya yung sinasabi niya, tita, mas worst pa yung na-experience ng tao na to. Kasi nga, dahil sa hindi siya umano sa Panginoon. To God. Naging faithful sa Panginoon. Yes, amen. Tama yan, tama. Next question, itanong nyo kay Brother Eni. Ha? Ara tayong anak, itanong nyo kay Brother Eli. Kaya gusto kong itong Friday eh. Nakikinig lang ako pero nag-i-enjoy ako. Apo. Ako Pastor, may tanong. Apo. Na paano Pastor yung mga kabataan ngayon sa atin na nag-i-live-in, nabubuntis? Mm-hmm. Parang ganun lang sila, ganun na lang ang kanilang mga style, lifestyle. Mm-hmm. Paano 'yon? Well, kung kukumpara natin sa Bible ano, no. Madami pang mas worst na experiences. No, I'm not saying na kasi yung sin na malaki, sin na maliit, parehas lang naman yun sa Panginoon eh. Pero what I'm saying is, halimbawa, yung pinagkukwentuhan natin kanina si David, mas worst yun kaysa sa mga kabataan na nag-live-in ngayon. Dahil kung yung kabataan na nag-live-in ngayon, ang kasalanan nila ay promiscuity or pagiging promiscuous or alam mo yun, hindi, walang blessing ng kasal, mas matindi yung ginawa ni David. Di ba? Pumatay na, adulterous pa. Di ba? Pero, tingnan nyo, ano yung naging healing factor ni David? Repentance, di ba?
Itong, kung sino man yung gumagawa ng mali ngayon, ba, specific example, yung mga kabataan nga ngayon na ganun, naniniwala ako na the Lord will give them an opportunity. Kasi ang dami ko na panood, napakinggan ng mga testimonies about mga ganitong storya. And then they came to their senses and they returned to God and asked for forgiveness. They repented and then they live a beautiful life. Nagpakasal sila, naging maayos yung pamilya nila, binless sila ng Panginoon. Ngayon kung hindi, then they will reap the consequences. Here's the thing, sa ating mga Kristiyano, wala naman tayong karapatan na i-judge sila. Wala tayong karapatan na ang pwedeng mag-judge sa kanila Panginoon or yung Biblia. Diba? Kasi kaya minsan sinasabi nila, ginajudge yun naman kami. No, when you talk about the Bible, when you read the Bible, it will the Bible will judge your situation. Not necessarily the people who are talking about the Bible. Kasi wala tayong karapatan. Tandaan nyo, kung may putik sila, may putik din tayo. Kung may kasalanan sila, may kasalanan din tayo. So lahat tayo nagkasala. And the Bible is very clear dun sinabi niya na for all have sinned and fall short glory, no, doon sa Panginoon. So baga, wala naman tayong pinagkakaiba sa kanila. Ang difference lang natin, humingi tayo ng tawad. We repented and then we're living a good life with God. And ako naniniwala ko, they will be given opportunities, no, by God na bumalik at magsisi at humingi ng tawad. So yun ang dapat bilang Kristiyano, yun ang ginagawa natin, lalo na tuwing Sabado, pinapanalangin natin itong mga ganitong tao pag may kilala kayo. Ibato nyo lang kay Pastor Tim. Papanalangin natin yan hanggang sa from prayer magiging testimony and then magiging a triumphant life. So yeah, so kasi nga ang problema na na-normalize na ngayon yan eh, di ba? Pero still wala pa rin tayong karapatan nga na kumbaga we need to respect kung ano yung decision nila, kung gusto nilang maging bakla, maging tomboy, kung gusto nilang maging mag-live in or whatever, kung anong nagiging normal sa mundo ngayon, we will respect that but we don't necessarily agree with that, but still we will respect that, no? Kagaya ng pagrespeto nila sa faith natin. At the same time, papanalangin natin sila na bumalik sila sa Panginoon para makita natin sila sa langit in the future, di ba? Never ever we will condemn them, di ba? We will embrace them when they enter the church, whoever they are, no, anong kulay ng balat, anong gender preference, no, or kasal o hindi. And kumbaga, ako, I don't discriminate this kind of people. In fact, I had so many counselees, no, na nag-believe in lang sila. Pero kinakounselan ko sila na para mag-asawa. Na parang kinakounselan ko sila na tinuturo ko sa kanila na ito yung benefit pag nagpakasal kayo, ganyan. Ngayon kung if they will turn away from their sin, then praise the Lord. If they will not, then I will still respect them. I still love them. Alam mo yan, I will cry for them and pray for them. Alam mo yan. Yes. Hindi sila itatabay. No. Kasi sabi nga ng Jesus, Pastor, blessed are those who mourn, mm-hmm, or they shall be comforted. Yun, kasama na doon sa yung pag-pray natin with our patience and hope in the Lord. Yung mga ganon. Oo. Importante po kasi, tita, na tingnan natin yung mga tao, hindi dahil sa kasalanan nila. Tingnan natin sila bilang isang kaluluwa, simpleng kaluluwa. That's right. Yeah. Kasi diba, pag tiningnan ko yung tao sa simbahan, hindi ko siya tinitingnan na ito maputi to, ito maitim. Ito mayaman to, ito mahirap. Ito magaling pumorma, ito hindi. Ito makasalanan, ito mabait. Ito, kumbaga, never ko siya tinitingnan ganun. Tinitingnan ko lahat to, human beings. Mm. Who needs God, and it's my job to lead them to God. Yes, diba? Right. Never I see people na itong tao na to, mas special ko itong tatratuhin, lagi ko itong kakausapin kasi mataas to mag-tights. Itong tao na to, mababa mag-tights, ito kakausapin. We need not to look people like that. Baga, ang tingin natin sa tao, isa lang, anak ng Diyos yan. Alam mo yun, kaya mag-decide siya na sumama sa Diyos o hindi, mag-repent o hindi. We need, kasi ang sabi ng Panginoon, love your neighbor. Ibig sabihin nun, lahat ng tao yun. Kay lovable or unlovable. Hmm. So parehas lang dapat ang tingin natin. Kasi ganun ang attitude ng Lord. Parehas ang tingin niya. Kasi kung di parehas ang tingin niya, imagine nyo, nasan tayo dadamputin ngayon? Dahil lahat din tayo dati makasalanan. So yun. Yun yung ano. We need to pray for those people.
And lead them to church. Actually, kaibiganin natin. Nag-establish tayo na relationship. Through discipleship, kadalasan, doon pumapalo. Doon sila nakakaintindi sa Panginoon. Tama kayo, Pastor. Huwag natin silang titreat na, ay, hindi kayo pwede mag-church dito kasi hindi pa kayo kasal eh. Hindi kayo pwede pumunta dito. Grabe. Kasi, nakapalda ka eh. Kalalaki mong tao, nakapalda ka. Bawal ka dito. Haba-haba ng buhok mo, eh, mukha ka namang lalaki. Hindi ka naman, bawal ang bakla dito. We don't do that. Kumbaga, we embrace everyone. Alam yun? Come to our church. We will embrace you. We will not necessarily agree with you, but still, we will respect you. Right? Yeah, the church is for the sinners. Yeah. You know? Parang hospital, di natin pwede sabihin, ay, cancer ka na eh, wala ka na pag-asa, di ka na pwede dito. Sa may mga ubo-ubo lang dito kasi sipon-sipon lang to. hindi ganun. Very good illustration. Mm-hmm. Amen. Any more questions before we pray? Pastor, halimbawa yung mga abortionist, up to the last minute, taga-abortionist, nag-ano pa rin sila na abortion, pero tapos biglang namatay. Nawala sila. Paano yun? Sino po? Yung nagpapa-abortion o yung nag-abort? Yung doktor na nag-abort. Doktor. Habang nag-abort siya, tapos namatay siya. Hindi, halimbawa, yun ang trabaho niya, nag-abort siya. Uh-huh. Tapos, nung mamatay siya, paano siya na hindi siya nakapag-repent? Ay, very clear po yun. Smoking or non-smoking ang choice. basang equation lang pag di ka nag-repent. Di ba? Yeah. Pag nag-repent ka, and that's it, makakapasok. Ganun lang naman yun. Kumbaga, wala naman. Kukunin ko lang po yung charger. Ang ganda ng mga tanong mo. Sister Pepot. Hindi, kasi nakikita ko lang sana pag nagbabasa ako ng mga ano. Oo. Natanggap mo na ba? Okay, takeaway. Any takeaway? Any questions? Anything? Mr. LV? Mr. Lenlen? Anything? Hey, yung may mga taong galit sa'yo, hindi mo naman alam. Ah, wala kang doon, problema doon. Kasi di mo alam. Actually, may problema ng sister sila. Di ba? Kasi tandaan nyo, kay Kristo, madaming may galit. Oo. I mean, kay Kristo nga, may nagalit sa ating pakaya. Di ba? Magandang tanong. Opo. Tandaan nyo po, huwag nyo pong iniintindi yung mga tao nagagalit sa inyo. Lalo na kung wala ka namang ginagawa mali. Kasi hindi na ikaw magpag-deal nun. Sila na yun. Kaya pala, every time na sa office kasi, o sa mga dati kong trabaho, maraming ganun eh sa akin. Nakulit siguro ko. Mm-hmm. Pero ang intention mo, trabaho lang. Mm-hmm. So kaya pala malabas, it's not my war. Ang labi ko naririnig lagi. It's between you and God. Yeah. Kung meron tayong nagawang pagkakamali, we need to ask for forgiveness. Kung wala naman, at meron kasi naman tinatawag na bad blood lang. Na may wala kang ginagawang mali, wala. Parang kamukha mo yung tito ko na o kaya yung masamaan loob ko. Parang may ganun eh. Yung wala namang ginagawa sa'yo, pero mainit lang. Mabigat ang dugo mo sa kanya. ang may problema nun, yung nakakaramdam nun. Ikaw, wala kang problema nun. Mm-hmm. Kasi ako, limbawa po, meron akong experience. Nag-speak ako, 300 people na imbitahan akong speaker. Pagkatapos ko mag-preach, may lumapit sa akin. Eh, ako naman, siyempre, usually, pagpastor ka, everybody wants your attention. So, kakamayan mo. Yung iba, magpapapray sa'yo. So, it's a busy day pag Sunday. So, may lumapit sa akin. No? May edad na siyang babae. Tapos ang sabi niya, Pastor, masama ang loob ko sa'yo. Sabi ko, bakit po? Kasi hindi mo ako pinapansin. Kanina pa ako kaway ng kaway sa'yo. Hindi mo ako nakikita. Kaya ang sama-sama ng loob ko sa'yo. Ngayon, tandaan niyo po, 300 yung attendees. So hindi ko talaga makikita eye to eye lahat ng tao. It's impossible.
Di ba po? So, yun yung mga ganun, those are the things na, alam mo yun, you will just let go. Ngayon, sinabi niya sa akin, I apologize. Pero kung hindi ko alam yun, hindi niya sinabi sa akin, so mamalob niya all throughout, magugulat na lang ako, galit siya sa akin, or whatever. Wala akong magagawa doon. Kasi hindi ko naman talaga, hindi ko intention manakit eh. Kung baga. Si Kristo nga eh, di ba? Wala namang ginagawang masama. Holy life. Imagine yun. Pero ang dami nagalit. Pinapapako pa siya. Basta naka-experience akong ganyan eh. Nag-anniversary kasi anniversary sa New Hope. Tapos lahat ng mga malaki magbanggit ng pangalan ah. Sige. Tapos yun ang tao eh. Huwag ako magbanggit ng pangalan. Paano ko ikukwento? Huwag na lang. So, ang sister kasi, kapag ka, nabawa, ikaw naman yung masama ang loob sa tao, wala naman siya kinalimutan sa ginagawa mali. Eh, ikaw yung responsible sa Diyos nun. Okay. So, kasi hindi naman makakahingi ng tawad sa'yo kasi hindi niya naman alam na may mali siya. O kaya gawa-gawa mo lang yung mali niya. Hindi, alam niya, Pastor. Alam niya. Tapos umistambay ako sa bahay nila, Pastor Manny. Sinundan ako doon. Nag-usap na kayo. Nag-usap naman kami. Ayan, that's good. Alam niyo, sa buhay Kristiyano, importante yung nagkakaintindihan. Kasi tandaan niyo, ha, lalo na tayo ngayon, we are restarting the church. If we're doing good, expect the enemy will double time against our church. That's so right. He will cause divisiveness among us. Tama yan, Pastor. Bubulungan ka niyan, enemy. Nako, alam mo, Sister LB, yan si Sister P. Nako, may sinabi sa iyan, pero hindi ko nalang sasabihin sa iyo. So yung mga ganun, mag-cause ng doubt and then magkakaroon tayo ng samaan ng loob, away-away, alam mo yan. Even sa mga... Tama, Pastor. Tama. Diba? Tama po. Natin, dapat, tayo, patuloy tayong mananalangin, tapos magiging open, review. Halimbawa, meron ka kasi, halimbawa, may problema ka. Halimbawa, si Sister Elvie, halimbawa, may problema kay Tita Fe. Huwag nang pupunta si Sister Elvie kay Christine, kay Lenlen. Kumbaga, pupunta siya kay Tita Fe mismo. Para maayos tayo yung problema nila. Kasi when you go around and tell people na yung, ano yung problema mo, tapos yun naman na, and then magkakaroon ng divisiveness, magkakaroon ng pro-LV and pro-Tita Fe. So mahati tayo, maya-maya, yung away ng dalawang tao, away ng dalawang pamilya, ang gulo-gulo, hati na, hanggang sa nag-split na, umalis na yung sa church. So talo tayong lahat. Tama. Diba? Talo tayong lahat doon. Wala tayong kapanapanalo. Tandaan nyo, tuwing mag-aaway tayo mga Kristiyano, wala tayong panalo. Yeah. Kaya... We need to pray for one another. Ano, Pastor? Kaya maganda po. Kapag mas malob mo, tahimik ka lang. You talk to people na alam mo na you trust, na trusted mo talaga. Alam mo yan. About po, Pastor, halimbawa, yung mga iba po na sharing, sabi nila, ito share or mag-share ka lang. Mm-hmm. Pero tapos, sometimes yung share mo, sabi, o ba kaya pag-pray mo ako, ganon. Tapos sinabi yung prayer. Mm-hmm. And then, tapos po yung hindi naman siya talaga, oh, pray for me. Bakit? Mm-hmm. Mayroon nagtatapos po sila kung ano yung pagpa-pray mo. Mm-hmm. Tapos yung pinag-pray, meron palang hindi maganda dun sa may nakaalita parang tapos na transfer dun sa iba. Paano? Ang tawag po doon holy chismis. kasi halimbawa may mga ganun may mga okay. Ganun na pagka may lumapit sa inyo sa church, oy Tita Fe, pag-pray natin si ganito or alam ako. Pero atin-atin na lang, pag muna na ilalabas, Kasi ipag-pray natin si Sister. Kasi may nalaman ako. Tapos bibitinin ka pa. Ngayon, tatanungin mo, nabiting ka na eh. Ano ba yun? Diba? Nabiting ka na, kailangan sabihin, malaman ka na, di ba? So, kumbaga... Yung mga ganun po talaga, yeah. Yeah. Diba? Eh, katulad doon sinasabi natin kanina, ang pagkakasala depende sa motibo ng puso. Mm-hmm. Meron tao na lalapit na, Pastor, pag-pray mo naman ako.
O kaya pag-pray natin tong ano nalaman yeah. mo, mabigat sa puso ko eh, kasi gusto ko sana ilapit sa Panginoon. Hindi ko alam kung paano. Bilang pastor, pwede mo akong matulungan. And then you pray about it. And then you don't talk about it to other people. Alam nyo, pag namatay ako, madami akong ililibing kasama ko na sikreto ng maraming tao. Eh, na kahit yung asawa ko, hindi alam. Yes. Kasi importante na, kasi sa negosyo na to, sa trabaho na to, no, kumbaga, managing my father's business, my heavenly father's business, integrity po unan mo eh. Pag nawala integrity mo, wala na maniniwala sa'yo. Mm. Diba? Kung ikaw unang magchichismis sa tao, ay nako, patay. Wala na makikinig sa'yo. Di ba? So, ganun din tayo. Hindi lang naman sa pastor yun. Tayo lahat mga Kristiyano. Importante na maintindihan natin na bakit ka lumalapit? Bakit gusto mong ipag-pray? Diba? Siguro po, Pastor, meron din po akong sas. Kasi bilang kami po, siguro Sister Minnie na naranasan din po na bilang wife po ng mga pastors. Opo. Kung may iba, marami nagpa-counsel, mga ganyan. Tatawagan si pastor or sino po. Tapos, bilang wife, ako, siguro po, hindi ko po siya, I don't ask. Yun po siguro yung ano kasi nire-respeto ko po yung, kasi alam ko po yung position ng isang pastor, yung integridad niya. So, I don't really ask po ng mga bagay ng mga ganun. Wala po, si pastor, kayo po, alam, lahat po halos ng mga nakilala kong pastor, they don't really, parang hindi po sila, kahit po asawa nila, they don't know what's going on. Yeah, ito yan. Parang nandun lang po kami, pero hindi po kami nakiki, ano, sa mga, sa pinaka, for ano ng pastor, yung mga asawa namin. Experience mo na ba, Tita Elvin, na minsan may lalapit sa'yo, oh, Sister LV, eh kasi nga, ganito nga, total, alam mo naman yung nangyari. Ha? Ano nangyari? Hindi ba naikwento sa'yo ni Pastor? Hindi. Yeah, pero maraming beses po. Maraming beses. Pero, may thinking sila na. Po ako. Pero sabi ko, sabi ko po, wala. Wala po akong alam talaga. Hindi po ako nagtatanong pagdating po sa mga ganon. Yeah, may thinking kasi ang tao na, ano eh, na kala nila alam mo. Okay. Yeah. Pero wala po kong alam kung meron po kayong nasabi kay pa. Wala. Kasi isa 'yun sa ano sa mga tinuturo rin sa Bible College. Opo, ano po 'yan. Alam ko po kasi. Kumbaga, unless na lang na 'yung tao mismo nagsasabi. Oh, ask na, can you include Sister Minnie dun sa counseling? Alam mo 'yon. Oo. Or po ano, or kasasama ka sa prayer. Sa prayer. O sasabihin nila, can you pray for us? Kasama ko po yung asawa, kasama ko si pastor. Tapos, can you pray for us? Yeah. Kasi mayroon mga nagpapapray, gusto nila, sikreto lang yung prayer. Kasi nagpapaya sila. Meron naman, lantaran, lalagay nila sa Facebook. Okay lang yun. Alam mo yun? So, wala naman din problema yun, di ba? So, ipag-pray natin. So, kumbaga, depende sa tao. So, inirespeto lang natin anong preference sila. Kung private or public or whatever. Yeah, opo. Siguro kailangan tanungin ano po. Yeah. Tsaka ang mga tao, ganito yun. Bawa, nakinig ka sa prayer natin. Ano ka ba? Nakikinig ka ba? Dahil nakikiayon ka? Nakiki-amen ka? Or gusto mo lang pakinggan yung mga chismis ng prayer? yung motibo pa rin ng puso mo. Nagkakasala ka sa Panginoon. Nakala mo. Diba? Halimbawa, may prayer gathering si Pastor Tin, Sabado. Tapos, ano, pinanood mo. Halimbawa, ayun pala, gusto mo lang makasagap ng bagong chismis. Eh di, ano yun, di, nagkakasala ka sa Diyos. Pero kung gusto mong mag-join, dahil gusto mong mag-amen, gusto mong mag-pray, that's a beautiful thing to do. Kasi, pero, that's what I'm called for. Pero, Pastor, matanda na ako ngayon, ano, apo. Yung mga estudyante ko noon. Bata pa po kayo. Ay, sandali 16 ha. 16 pa lang po kayo. 45 pa lang kayo, Tita. 16. Pastor, apo. Marami ding lumalapit sa akin, humihingi ng prayer, ano, apo. Tulong sa prayer, ganyan. Sinasabi rin nila sa akin, tapos, okay din yun, Pastor, kasi, speak kong sa prayer natin when we are specific, much better eh kung specific. Pero hindi ko pinalalabas, Pastor. Mm-hmm. Kasi parang I feel na nakakasala ako sa Diyos if I do that. Mm-hmm. Kaya hindi ko talaga sinasabi. Mayroon pang minsan
inuno ako sa korte, Pastor. Mm-hmm. Tapos, yung, ano, yan o yung sinusuok ako ng something na hindi ito po, na hindi ko ginawa, Pastor. Kahit na alam ko kung sino yung may gawa noon, hindi ko talaga sinabi, Pastor, kasi ano mo bakit? Sabi yung babae, nanay siya, she had a son who was a daughter sa university noon, sa harap ng bahay namin. Mm-hmm. Hindi ko talaga sinabi, Pastor, para mm-hmm. lang ma-defend siya. Yeah. Ma-defend siya. At saka, I tried to hold true to my promise, no, I will not say, tell anybody about this. Mm-hmm. Wala talaga, Pastor. Ano na ako sa korte, I still stood true to my word na hindi ko ilalabas. Hindi ko talagang sinabi kahit na sa abogado na pastor. Mm-hmm. Pero natalo siya. Mm-hmm. Dahil ang mga pinipresent yung mga statements were mm-hmm. not fixed, iba-iba. Mm-hmm. Ang sa akin ay solid talaga. Because yeah. I was really telling the truth. Yeah. If you're telling the truth kasi hindi mo na didepensahan yun eh, kasi truth na eh. Ang problema, if you tell a lie, you will create another lie to defend that lie. Yes. And create another lie to defend that lie. So, pero, mahirap talaga. Ang point ko doon, Pastor, hindi ba kung ikaw ay binibigyan ng trust ng tao, lumapit yung tao sa iyo, humingi ng tulong through prayer, apo. Hindi mo ba ma-feel yung guilt sa iyo na sinasabi mo sa tao? Hindi ba? I feel that way, Pastor. Dapat po, I feel so guilty. Maramdaman yun kasi ano naman na mali yung ano, mali yung gano'n. Mm-hmm. Parang binenta mo yung tao. Pero alam mo, Pastor, dito sa bahay, nagkaroon kami ng malaking gulo because that person who heard the prayers that I requested whispered to my daughter and hindi pa tama. Mali pa talaga. Mm. So it created a gulo, malaking gulo, naging masama ako. Mm. Yeah. Ay, Kristiyano, Pastor. The Lord will vindicate naman yun. Mm-hmm. Tama talaga itong, you should not tell anybody about the secret na binibigay sa iyo for request of prayer. Yeah. I know a lot of secrets na hindi ko naman sinasabi. Diba? So, actually, basic na basic yun, lalo na sa mga pastor. Nako, ang dami. Yeah. Kasi, syempre, takbuhan ka ng tao eh. Mm. So, yeah. Anything else? How about you, Sister Lenlen? Pastor Tin, Brother Conrad, any question, input, summary, or any added ako, Pastor, nakakalimutan ko na kasi yung pagka natapos na, hindi ko na inaintindi. move on. Move on. Yeah. Parang nakakalimutan mo na. Nakakalimutan ko na. Oo. Ganun talaga pag hindi ka talaga sa mga ganun. Ako, Brother Cons, meron kang tanong, meron kang komento, meron kang gusto idagdag? Wala naman po, Pastor. Okay lang. Everything is good. Anything else? Okay na tayo? Nasagot ba yung mga tanong natin? Itanong mo, okay, Brother L. Okay na tayo? Wala na tayong katanungan? Take home na lang. Take home kayo. Ano yung class? Ano yung specific na kumbaga tumimo sa yung isipan sa puso mo ngayong gabi? Sa dami natin pinagsak. Enjoyable naman, Pastor. Enjoyable. The word of God is enjoyable. It is sweet as honey and it is enjoyable. Yes. Like honey. So, importante mag-repent. Ang ating kalimutan. Repent ng repent. Repent. Yeah. Lapit na lapit sa Diyos at lumalayo. Namor kang lumapit, dapat kang lumalayo.
Okay, shall we pray? Okay, Pastor. Elvi, kayo na po ang close ang prayer. Sino? Si Sister Elvi. Let's pray po. Thank you. Salamat po sa gabing ito na napaka exciting, Lord, sa aming mga natutuhan, Panginoon. We thank you, Lord, for your words that has been discussed with you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na ito'y mag-ignite sa aming mga puso, Panginoon, that we will bring this hanggang pong sa matulog kami hanggang kinabukasan, Panginoon, hanggang pong sa aming journey, sa aming mga buhay, Panginoon, that that we will always ask forgiveness, Lord, that we will always repent. Hindi po namin hahayaan na kami mahulog sa mga kasalanan, Panginoon, pagkat alam po namin ikaw ay nasa aming mga puso. Salamat po sa gabing ito. Kami po'y napagpala. Kami po'y natuto ng marami, O Diyos. Salamat po sa aming pastor. Salamat din po sa mga classmates ko, Panginoon, na present ngayon, Lord. You just bless us, Lord, each one of us, and protect us, Lord. And sa amin pong sa next Friday po, that we will be also ready for next topic, Lord. Salamat po sa wisdom, salamat po sa joy, salamat po sa pag-iingat nyo sa amin. Thank you, Lord. Pagpalain nyo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Announcement Amen. Lang, sa Sunday, ano tayo? What do you call this? Ang In Goodness of God series natin, pag-usapan naman natin yung a faithful God. Bakit siya nagpo-provide sa atin? Pag-usapan natin. Ano? Anong bakit? Bakit? Ba't kailangan niya mag-provide? Ano yung pinoprovide niya? Tsaka paano tayo mag-react sa mga provisions niya sa natatanggap natin sa kanya? Okay? Tapos, malapit na ang Palm Sunday, pagkatapos Easter na. So, expect tayo ng medyo mataas-taas na attendance. Ngayon, kapag may meeting ang ano, ang board tsaka pastoral staff sa Sunday after ng ano. Ano, pastor? Opo. Mag-zoom po kami, tita. Isasama kita sa Zoom. Magbubukas ako ng Zoom para sa'yo. Okay, pastor. Ngayon, ang kapag dumating ang pagkakataon, kasi 41 lang yung ating ano, capacity, magsasacrifice ng mga workers natin na papanik sa ibabaw sa may balcony para makaupo yung mga tao na papasok. Kasi baka lumagpas tayo ng 41. Kasi ano yan, pagka ganyan, mga Palm Sunday, mga Easter Sunday, maatin na mga tao. Kahit na pandemic pa yan. Paki-open yung mga mag-class picture muna tayo, mga classmate. Pasok next Friday, ano topic natin? Justification. Titingnan ko. Justification, regeneration, and adoption. And ano what? Ano, Pastor? Adoption? Adoption. Adoption. Hang 9 po yun. 9. Hang 9. Okay. Pag natapos na natin yung ano, yung ating articles of faith, pag-uusapan naman natin, I'm looking at ano eh, parang gusto kong i-series natin yung Fruits of the Holy Spirit. Ano, Pastor? Fruits of the Holy Spirit. Fruits of the Holy Spirit. Joy, love, kindness, faithfulness, di ba? Mm-hmm. Yung mga ganun. So anong paano natin siya i-apply sa buhay natin? Di ba? Mm-hmm. Ano hindi malaglag yung bunga natin? So isa-isa'y natin 'yun. Ba, Friday, joy pag-usapan natin. Tapos the following Friday, kindness, parang ganun. Tapos practical maganda. Application. Yeah. Maganda. So magagawa tayo ng paano ko to i-apply. Bawa, joy. Pinag-usapan ng Friday. For the next 7 days, i-apply mo yun. The following Friday, about kindness. For the next 7 days, sasabihin mo, ato, ganito ko i-apply to. Tapos, the next Friday, i-report mo, ikukwento mo. Okay, ganito ko i-apply yung kindness. So, para napapractice natin in real life. Okay? Mm-hmm. So, yes. Ganun muna tayo. Mag-class picture. Last picture muna. Ayan, sandali. Ayan. Okay. 1, 2, 3, smile. Ayan.
So God bless you guys. God bless. God bless. Ingat. God bless. See you tomorrow. Meron tayong prayer breakfast na alas 6 ng umaga. Through Zoom, same channel lang. Click nyo lang yan. Zoom 417-475 pa. Yeah, oh, yan lang naman. Di na natin babaguhin yan at yun lang yan. Ah, okay. Kahit si Pastor Tina magpa-meeting yan, yan ang gagamitin niya. Okay. Okay, we'll see you guys. Okay, good night. Good night. Good night, everybody. All right, bye. Bye. Bye.